Si Abdullah ang ama ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang ina ay si Fatima na anak ni Amr bin Aed bin Imran bin Makhzum bin Yaqda bin Murrah. Si Abdullah ang pinakamabuti at pinakamatalino sa mga anak ni Abdul Muttalib. Siya rin ang pinakamalinis sa pamumuhay at pinakamamahal niya sa kanyang mga anak. Siya rin ang nakatakdang ialay para isakripisyo ng si Abdul Muttalib ay namanata, na isasakripisyo niya ang isa sa kanyang mga anak kung siya ay magkakaroon ng 10 anak na lalaki. Ipinabatid niya sa kanyang mga kababayan ang kanyang panata at sinunod naman siya ng mga ito. Isinulat niya ang pangalan ng kanyang mga anak sa palaso na nagtatakda ng kapalaran at ibinigay ito sa taong nangangalaga at nagbabantay ng kanilang pinakamamahal na Diyos-Diyosan na si Hubal. Hinalo at inihagi sa mga palaso at lumabas ang pangalan ni Abdullah upang siya ang isakripisyo. Kaya't kumuha siya ng tabak at dinala niya ang bata sa Kaaba upang ito ay katayin at isakripisyo. Subalit pinigilan si Abdul Muttalib ng Quraysh, lalo na ng kanyang mga tiyuhin mula sa Banu Makhzum, at ang kanyang anak na si Abu Talib na kapatid ni Abdullah. Sinabi ni Abdul Muttalib, "Ano ang gagawin ko sa aking panata?" Pinayuhan nila siya na magtungo sa babaeng manguhula at hayaang ito ang maghatol sa bagay na yaon. Kaya't yaon ang kanilang ginawa. Ipinag-utos ng manguhula na ihagis ang palaso para kay Abdullah at sa 10 kamelyo sa isang palabunutan, na kung lumabas ang pangalan ni Abdullah ay dadagdagan nila ng 10 kamelyo pa hanggang sa malugod ang Panginoon niya. Kapag lumabas na ang palaso para sa mga kamelyo, ikakatayin ang mga ito bilang pantubos kay Abdullah. At sila ay bumalik at pinapili sa pagitan ni Abdullah at ng 10 kamelyo. At lumabas ang pangalan ni Abdullah ng ilang ulit at hindi siya tumigil sa pagdaragdag ng 10 kamelyo. Hanggang sa umabot ang bilang ng kamelyo sa 100. At sa pagkakataong yaon ay tumuro na ang palaso sa mga kamelyo at kinatay niya ang lahat ng yaon kapalit ng kanyang anak. Iniwan na ni Abdul Muttalib ang mga kinatay na kamelyo para kainin ng mga tao at mga hayop. Noon, ang bayad dugo sa mga Quraysh ay 10 kamelyo. Ngunit pagkatapos ng pangyayaring ito ay naging 100 kamelyo na at ito ay pinanatili naman ng Islam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ana ibn Dhabihain, ako ay anak ng dalawang isinakripisyo. Nang tinutukoy niya rito ay sina Ismael na anak ni Abraham at ang kanyang ama na si Abdullah. Pinili ni Abdul Muttalib na ipakasal para sa kanyang anak na si Abdullah si Amina bint Wahab bin Abdumanaf bin Zuhra bin Kilab. Siya ay itinuturing na pinakamabuting babae sa tribo ng Quraysh, kung ang pag-uusapan ay pamilyang pinagmulan at katayuan sa lipunan. Ang ama nito ang pinuno ng Banu Zuhra, pamilya na talaga namang iginagalang. Sila ay kinasal sa Makkah at doon nagsimula ng buhay may pamilya. Hindi naglaon ay inutusan si Abdullah ng kanyang ama na bumili ng datilas sa Madina at doon na ito'y nabutan ng kamatayan. Ito'y inilibing sa Darun Nabiga, Al-Jadi. At siya ay 25 taong gulang pa lamang. Siya ay namatay bago pa isilang ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ayon sa ulat ng karamihan ng mga mananalaysay ng kasaysayan. Nang makarating kay Amina ang balita ng pagkamatay ng kanyang asawa ay nagnuksa siya sa pamagitan ng pagsambit ng makaantig pusong tula bilang paggunita sa pumanaw niyang asawa. Ang mga naiwan ni Abdullah ay kakaunti lamang, 5 kamelyo at iilang tupa, at aliping babae mula sa Ethiopia na nangangalang Baraka na tinaguri ang Ummu Ayman na siyang nag-alaga at nagpalaki sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam.